Ilang Pilipinos living and working there sa San Francisco ang nakatala po sa ikang ating PCG sa San Francisco? Dito sa tinatawag natin San Francisco Bay Area, estimate namin is mga 500,000 Filipinos, no? Pero sa aming jurisdiction, we cover 10 states, more than a million, 1 million Filipinos ang inaasikaso namin dito sa konsulado. 1 million Filipinos. And those are, ano po yan, mga migrants, migrant Filipinos. May mga OFWs din ba, overseas Filipino workers? Opo, karamihan ng mga Pilipino dito, tinatawag mga dual citizens na po, both Filipino and US citizen. Marami na rin ang tinatawag nating permanent residents o yung mga green card holders. Pero meron din po yung mga may work permit dito sa US, no? Karamihan sa kanila nasa healthcare industry, mga teachers. At dahil nandito kami sa San Francisco, malapit kami sa Silicon Valley, marami rin mga nagtatrabaho sa IT, sa Google, sa Facebook, at sa iba-ibang mga technologically companies dito sa Bay Area. Ano-ano po mga karaniwang consular services or consulate or consular related concerns na tinutugunan ng Philippine Consulate General sa San Francisco? Marami po. In fact, noong 2022, we delivered over 56,000 services. Record high po yan ng aming konsulado. So karamihan po ng ating mga kababayan nag-a-apply ng mga passports, nag-register ng kanilang mga kapanganakan, mga kasal, nag-a-apply ng consularization ng mga documents nila. At napansin namin, after the pandemic, nagkaroon ng surge sa dual citizenship. Uy. Marami ho mga dating Pilipino na naging Amerikano na ho, ang ngayon gusto maging Pilipino muli. So, in fact, before the pandemic, mga 4,000 annual lang po ang dual citizens natin, no? Pero last year, more than 12,000 ho ang nag-apply. Wow. So, nag-triple po ang gusto maging Pilipino after the pandemic. From 4,000 naging 12,000. Malaki, malaki. Ano kaya naging dahil? May nakikita na silang dahilan para bumalik sa Pilipinas? Ganun ba, Consul Leona? Sa mga nakakausap ko po, marami na hong gusto maging Pilipino muli. Noong pandemic, of course, nagkaroon tayo ng restrictions na hindi po pwede pumasok ang foreigners. Kaya po, yung iba sa kanila naging nag-apply ng dual para po makauwi sa Pilipinas. Pero ngayong na-lift na ho restrictions, marami hong gustong mag-invest sa Pilipinas. Maraming gustong mag-bisitahin mo uli ang kanilang mga kamag-anak so they can stay longer. No? Mas maganda maging dual citizen sila. So natutuwa naman kami dito sa consulate na napakaraming former Filipinos ang gusto maging Pilipino muli. May mga pagkakataon din po ba? May mga activities po ba kayo? May mga projects po ba kayo na kasama ang Filipino community natin? If I'm not mistaken, 1 million strong? Tama po ba yun? 1 million po. 1 million, okay. May mga efforts po ba kayo na nagbibigay din kayo ng tulong o serbisyo para naman sa inyong mga kababayan dito sa Pilipinas? Opo. In fact, ito pong meron din po kaming tinatawag na assistance to national section dito sa consulate. Ito po yung mga Pilipino na may emergencies, no? So, yung mga iba po dating kababayan, minsan na nagiging out of status dito sa US, nagiging undocumented ang tawag, no? Yung iba gusto na po talagang humingi ng tulong para makauwi. So we coordinate with our DFA, our UMWA, no, para po sila matulungan para makauwi. And nung pong pandemic, nung umpisa ng pandemic, no, kung naalala niyo po, may isang cruise ship, yung Grand Princess, na nakadaong dito sa Oakland. Napakarami po natin mga seafarers ang nangailangan ng tulong nung umpisa ng pandemic. So nag-facilitate kami ng kanilang repatriation para makauwi po sila dyan sa Pilipinas.